ngayon try nating isaksak ito, guys. Wala itong power eh. Sirain talaga yung mga ganito. So, try natin isaksak. Okay, saksak natin. Ayan. Okay. I-on natin. Wala siyang power, guys. Wala. Wala siyang power. Buksan natin, guys. Tingnan natin yung kanyang loob. Punutin ko lang. Ayan. Actually, guys, ito nabuksan ko na to eh. Binuksan ko na ito at tinignan ko na yung kanyang loob. Ito lang yung kanyang loob. Tingnan nyo. Ayan. Tanggalin ko lang muna. Ang kadalasang nagiging problema nito sa power supply. Kung makikita nyo ito, ito. Ayan. Lobo na siya oh. Itong capacitor na to, lobo na. Ito ay 16 volts, 1000 microfarad. Kadalasan ang mga nagagawa ko nito, ito lang. Pinapalitan ko lang ito. Minsan nagiging dalawa yan. Ito na lumulobo rin. Ganito. Pero dahil hindi naman siya lumobo at mukhang okay pa naman tong capacitor na to, ang kanyang value ay 10 volts, 470 microfarad. Ito lang yung lumobo. Yung isa lang. Teka lang, focus ko muna. Ayan. Kung mapapansin nyo, lobo na to. Lobo na yan. 16 volts to, 1000 microfarad. Sa dami ng nagawa ko nito, puro ito ang nagiging problema. Ngayon, subukan natin muna itong tanggalin at palitan ng ibang capacitor. Maghahanap muna tayo ng scrap natin dito. So, ayun guys, nakakita tayo ng pamalit. Maliit na capacitor lang. Ito ay 16 volts 16 volts 220 UF 220 microfarad. Actually ito pwede na to eh. Wag lang bumaba yung kanyang yung volts at saka yung okay lang na bumaba yung microfarad. Kasi marami na akong nagagawa na ganito. At awa naman ng Diyos eh, wala pa namang bumabalik. Okay, palitan lang natin tong lumobo na to. Sana ito. Palitan lang natin 'yan. Para ayusin ko lang yung paan nito. Ito scrap to, guys. Binunot ko lang to sa scrap. Mga mahihinang klase kasi itong affordable box. Dahil ito kasi direct to 20 kasi ito. Hindi kagaya ng TV Plus at 12 volts lang kasi siya. Kaya mas kung ako tatanungin, mas matibay yung TV Plus kaysa sa affordable box. Eh tanggalin lang natin to, guys, yung capacitor, palitan natin.
Yun, okay na. Tanggal na natin. Ayan, oh. Mapapansin nyo, bumukol na yung ibabaw niya. Lumobo na siya. Ito ay 16 volts, 1000 UF. Tapos ang ipapalit natin ay 16 volts to 20 UF. Ito lang, okay na ito. Wag lang bumaba yung kanyang 16 volts. Ibaling bumaba yung microfarad, wag lang yung kanyang 16 volts. Tara, ikabit natin. Eh, ako ang madalas na ginagamit ko eh TV Plus talaga. Kasi mas matibay yung TV Plus. So ikabit lang natin to guys para makita natin kung mabubuhay na ba siya. Kung magkaka-power na ba siya. So kadalasan ng mga nagagawa ko ito lang. Ito lang ang pinapalitan ko diyan. Capacitor. At yun, nagiging okay naman siya at wala naman siyang wala naman bumabalik. Pumasok ka. Pero okay na. Okay. Inangin lang natin. So, ayan guys. Ikabit lang natin siya. Tingnan natin kung magkaka-power to. Ang kagandahan lang nito guys ng affordable box, meron din itong USB power. Ito pag nasira itong kanyang power supply, itong saksakan niya sa 220, dito pwede mong gamitan ito ng charger ng cellphone. Power supply niya rin to. Kaya lang, ang napansin ko sa affordable box, pag ito ang ginamit mong power supply niya, direct kasi yan dito, umiinit itong kanyang IC at ito, sobrang init. Kaya, hindi rin talaga siya akma o hindi rin siya talaga tatagal. Masisira at masisira din siya. So ayun nga guys, napalitan na natin ng capacitor na 16 volts 220 microfarad. At yung kanyang original ay ito. 16 volts 1000 UF. Okay. Tingnan natin guys kung magkakaroon ito ng power. Guys, okay, saklan lang natin. Ayan. Okay. Okay.
natin. Ayun. Ayun guys, oh, kita nyo nagka-power siya, oh. 'Di ba? Yun at yun lang ang mga nagiging problema niya. Ayun, nag-channel na siya, oh. Okay? Kadalas may isa akong customer na nagpagawa dito. Kabago-bago lang ng kanyang affordable box. Wala pang isang buwan, ayaw na mag-power. So, ang pinalitan ko lang doon sa kanya affordable box ay yung capacitor na lumubo. Kaya, hanggang ngayon naman, di pa naman siya bumabalik. Nung nakaraan pa yon, siguro may isang buwan na mahigit sa kanya yon. So, ayun guys, oh, kita nyo, pinalitan lang natin ang capacitor, nagka-power na. At try nating i-off. Ayun, nag-off siya. Try nating i-on. Ayun, nag-on siya. Try nating i-channel. Ayun, nalipat siya. Balik natin sa 1. Ayun, nalipat siya. Okay, hanggang dito na lang guys. Sana nakatulong sa inyo to. Ako isang baguhan pa lang din naman sa larangan ng technician. Bago pa lang din ang aking YouTube channel. Kaya lang hindi ako pag sa service kasi hindi ako gaanong nakakapag-focus talaga o hindi ko gaanong naituturo ng maayos yung mga dapat ituro at para maintindihan ng mga baguhan ng mga sumusubok na mag-technician o yung mga nag-aaral mag-technician. Kagaya nyo lang din ako, baguhan lang din ako sa larangan, ito pang newbie talaga. Sana po ay meron kayo natutunan sa video na ito. At huwag nyo na rin po akong kalimutang isubscribe. Pakihit na lang din ang notification bell, pakilike, pakishare. Para po tulong nyo na rin sa akin para masuportahan nyo yung aking YouTube channel. Okay po, muli maraming salamat po sa inyo. Okay.